Nawala ng hanap buhay ang marami sa mga residenteng apektado ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon, partikular na ang mga naninirahan sa loob ng permanent danger zone. Dahil dito, nagpasya ang Department of Labor na turuan na lamang ang mga apektadong residente ng bagong hanap buhay habang sila'y nananatili sa mga evacuation center. Si George Aliare sa buong detalye. Marahay na hapon. Pumasok na ang iba't ibang ahinsa ng pamahalaan sa mga evacuation centers o pangtulungan ang mga evacuees na magkaroon ng panibagong pagkakabalahan at hanap buhay habang hindi pa sila pwedeng bumalik sa kani-kanilang mga sinasaka sa loob ng mga danger zones ng Mayon. Ayon kay Provincial Director Rodrigo Aguilar ng Department of Trade and Industry sa Albay, kasama nila ang Department of Labor and Employment at TESDA, sinimulan nila ang pagtuturo at training ng mga evacuees sa paghahabi ng mga handicraft at food processing sa loob ng mga evacuation centers. Hindi lang para magkaroon ng pagkakabalahan, kundi magkaroon ng kaalaman para sa ibang hanap buhay ang mga residente habang hindi pa nila pwedeng balikan ang kanilang mga pagsasaka at iba pang hanap buhay sa paanan ng Bulkang Mayon. Although mag-introduce kami on handicraft, kasi yan din ang karamihan. Hindi naman lahat ng mga interventions, yung mga training or setting up, meron tayong case na malilipon. Ang case na malilipot is, yung evacuees nila may handicraft, gumagawa ng twine. But the problem is, since they were displaced, napunta sa evacuation center, ang problem is, wala silang lugar na gagawin doon. And of course, the power. So we are now working with the local government of Malilipot para mag-identify ng isang lugar kung saan can come up with a temporary tent, working place, and then collect ng power. Sa tulong din ng DOLE, hinahanapan na rin nila ng pansamantalang mapapasukan ang mga magsasaka upang makakuha sila ng pambili at pantustos sa iba pang mga pangangailangan. Isang livelihood caravan ang nakatakdang ilunsad ng APSIMO sa lahat ng mga evacuation centers sa buong Albay. Samantala, ayon sa DTI ay wala pa umano silang nakikitang pagbabago sa presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon sa mga pamilihan sa lalawigan ng Albay kahit na nga ilang produkto ng mga magsasaka ang apektado simula ng gawin ang paglilika sa loob ng mga danger zones ng bulkan. Nagbabala din sila sa mga negosyante na posibleng magsamantala habang naaharap sa kalamidad ang buong lalawigan. Giganig ni sa Legazpi, Albay, George Salyari, Eagle News.